Pakinggan po ninyo kung bakit ito ay itinala sa loob ng Biblia. Para po tayo ay matimbrihan kung ano ang magiging kahihinatnan pagka ganito ang nangyari. Ano po? Pero sabi sa atin ng Kapitulo 17 ng Aklat ng Deuteronomy, pasimulan po natin sa talatang 14 hanggang makarating po tayo sa talatang 17, ganito po, ayan. Sisimulan po sa 14. Pagka ikaw ay dumating sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos, at iyong ariin at iyong tatahanan, at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin, gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko. Talatang 15. At ilalagay mo ngang hari sa iyo, yaong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na isa sa iyong mga kapatid ang ilalagay mong hari sa iyo. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang taga-ibang bayan na hindi mo kapatid. Ayun. This is 6. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo. Sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang yaon. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa. Huwag upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Kaya maliwanag po ang pagtatagubilin ng Diyos sa panahon pa rin, sa panahon pa lamang ito ni Moises. Talaga pong ito hindi po ipinahihintulot ng Diyos. Kaya nga, nung magkaroon ng maraming asawa si Solomon, tama yung pagkakabanggit sa Deuteronomy 17, naligaw ngayon si Solomon. Yun po ang kadahilanan ngayon. Bakit ito po ay itinala sa loob ng Biblia? Ito po ay magiging aral po sa ating panahon. Ano po kaya? Kaya inilimitahan ang ating panahon, ang tangi mo lamang kakasamahin yung kaisa-isa mong asawa. Yeah. Yan ang tagubili ng Diyos eh. Kasi pag nagparami ka ng asawa, ay magiging busog. Ganito ang mangyayari. Kaya po isinama at itinala po yan sa loob ng Biblia, mga kapatid. Si Apostol Pablo, bihasa siya sa kasulatan eh. Kasulatang ng mga Hebreo. Mapapansin po ninyo, bagamat si Apostol Pablo, masasabi mahusay siya pagdating sa kasulatan. Ibig sabihin is, aware po si Apostol Pablo may kinalaman sa pag-aasawa na binabanggit sa Old Testament. Regarding po dyan, mapapansin po ninyo na si Apostol Pablo, hindi po siya nagtuturo, bagamat magaling siya sa kautusan, hindi po siya kailanman na nagtuturo na okay lang na marami ang asawa. O kaya matuwid ka sa Diyos kahit na higit sa isang asawa, kagaya ng binanggit ni Brother Lino, at least isa lang dapat ang asawa. At yung itinuro niya na upang ikaw ay maging walang kapintasan sa Diyos, dapat isa lamang ang iyong asawa. Ang sabi po dito, sa 1 Timoteo Kapitulo 3, ang talata ay 2. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae, magpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. Dito po ang itinuro ni Apostol Pablo upang ang isang lingkod ng Diyos ay maging walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Unang-una dyan, dapat asawa siya ng isa lamang babae. Pansinin po ninyo, si Apostol Pablo, aware po siya sa kasulatan ng mga Hebreo at alam niya po yung mga naging paglabag ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament, pero hindi niya po yun kinonsinte. Hindi niya itinuro na eto mga ito, okay lang, hindi ito nagkasala, gawa ng lingkod naman ito ng Panginoon eh. Hindi po ganon. Ang sabi ni Apostol Pablo, nagturo siya ang isang lingkod ng Diyos dapat walang kapintasan. Ano po yung walang kapintasan? Asawa ng isa lamang babae. Sa makatwid, yun pong ginawa ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament na pagsiping sa hindi nila asawa, ito po ay kasalanan at kapintasan ayon kay Apostol Pablo. Subalit, ang Bible po kasi ay tapat. Hindi po siya kagaya ng ibang kasulatan, kagaya ng Quran. Masyadong itinatago yung katotohanan. Samantalang ang Bible, kahit propeta ng Diyos, pag nagkasala, hindi niya ito itinatago. Tapat talaga ang Bible, ipinapahayag pag nagkasala ka, subalit sa biyaya naman ng Diyos, may mga lingkod ng Diyos na kahit itinala yung kanilang pagkakasala, kagaya ni David, sumiping sa hindi niya asawa. Si David ay nagsisi talaga.
Eh kung yun ay matuwid, bakit pa siya nagsisi? Tama. Yung pagsisisi ni David, ang katunayan na kahit si sa panahon ni David, aware po siya na kasalanan ang ganung bagay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kung gusto natin na walang kapintasan, dapat isa lamang ang ating asawa. Ngayon, isa pang may dadagdag natin dyan, mga kababayan, ano, mga kapatid, mm-hmm. no? Yun na nga ating ipinaghahalimbawa. No? Balikan ko si Solomon, mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Na binanggit rin sa banal na kasulatan, yung kanyang ginawang gayon ang pag-aasawa ng marami, isang pagkakasala sa Diyos. Mm-hmm. Hindi ipinahintulot. Mm-hmm. Tingnan ho ninyo at babasahin natin. Sa kapitulo 13 ng aklat ng Nehemias, palagay ko mas maganda sa salin mo, kapatid na Aldrin. Mm-hmm. Sa kapitulo 13, talatang 26. Hindi ba nagkasala si Solomon na hari sa Israel mm-hmm. sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Mm-hmm. Gayunman, sa gitna ng maraming bansa ay walang haring gaya niya mm-hmm. at siya'y minahal ng kanyang Diyos at ginawa siyang hari ng Diyos sa buong Israel. Ayo. Siya, alam natin si Solomon, mahal ng Diyos. Opo. Kaya lang yung kanyang ginawa, ipinagkakasala niya sa Diyos. Ay. Kaya hindi po yan kapahintulutan, kapatid na Lino, ng Diyos. Ngayon, pansamantala, yung ating maidadagdag dyan, na sa bandang huli, inihingi niya rin po ng pagsisisiya sa Panginoon. Kaya nga isinulat niya ang aklat ng mga ngaral eh, na matakot kayo sa Diyos. Ayun. Hindi niyo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yeah. Naranasan kasi ni Solomon lahat eh. Kaya bandang huli, na-realize niya, vanity is vanity. Kaya sa huling bahagi ng kanyang sulat, yun na, isinigaw niya na isinulat niya matakot kayo sa Diyos. Ayun. Ayan, sundin niyo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya maraming salamat mga kasama at doon sa magandang tanong ni kapatid na Nimuel Kings. God bless po sa inyo. Yan.